All right, tuloy na natin teleserye natin sa Six Pulse Free Hub Replacement. Ito yung walang brand. Minsan Saturn nakalagay dyan. Six Pulse. And yung Four Pulse. Four Pulse na may tatlong ngipin bawat pulse. Yan. So, ang tanong, kakasya ba sa Cruiser na XM490? Subukan natin yan mamaya. Kagimbal-gimbal na resulta. So, itong Cruiser, pakita ko lang sa inyo mabilis ha. Sa box niya, medyo nalungkot tayo. Ayan lang nakalagay sa box niya, ganyan lang. Wala nang ibang info kahit sa ilalim, wala na oh. Ito lang. So, medyo mahirapan tayo malaman kung ano yung size ng bearing. Wala yung inner diameter. Pakita ko sa inyo sa Speed 1. Sa Speed 1, dito, lika. Speed 1, yan, Speed 1. Nasaan na yun? Ayun. O, dyan palang kuha nyo na yung sizes. Oh. Puro 17mm inner nyan. O, dun palang may idea na kayo kung kakasya tong si 6 Pulse. 16mm kasi inner nito eh. 16, 28, 7, yun ang dimension ng bearing niya. 16mm inner, 28mm outer, thickness 7mm. Ito si 4 Pulse by 3, 12mm inner. Di ko lang sure kung 28, di ko pa nabaklas to. Pero priority natin to si 6 Pulse. So ito, check na natin. Oh, take 2, ang init. Maulan pero mainit. No? Baklasin na natin to. Walang tatak yung kay Cruiser number lang. Ito, 6 Pulse, wala rin tatak. Pero minsan, sa Saturn Atlas yan. Tatak dyan. Pag backlash kay Cruiser, hilahin lang end caps. Madali. Kahit isa lang. Counterclockwise, backlash na ang free hub. Ang bearing ni Cruiser, kung di ako nagkakamali, 1526 by 7. Tama, pati natin. Oop. 15mm. So, ayan, kita ba? Kita naman, no? Medyo malabo lang. Low budget tayo, walang equipment. 15mm inner. So, dun pa lang, sublime ni. 15mm dito, eh. Sa axle nyo. 14.9, 15mm yan. Mahirap makita. Basta yan, malapit na yan, 14.9, 15mm. Hindi papasok si 4 poles na replacement kasi 12 ang inner niya yan, hindi siya kakasya. Date ng butas. Hindi kasya, okay? Tsaka yung pole area nito napakaliit. Napakaliit. So wag niyo nang bilhin to, maawa na kayo sa akin na. At mahirapan akong mag-reply sa PM niyo kung kakasya. Ayun, hindi po talaga kasya tong si 4 poles na by 3. Ang liit ng pole area compare dito sa Cruiser. Ito yung sa Cruiser. Ayan, 37. Walang spring. Sama natin yung spring. 39 o 40. 39mm. Wait lang. Hanggang yan, 39. Hirap magsukat eh. 39.5 siguro or 39 eksakto. Hindi kakasya to. Masyado maliit to. So kahit palitan nyo yung bearing, hindi yan iikot. I mean, hindi yan kakagat. Ikot lang yung ikot. Ayun, eto na. Eto, medyo... Yung balita dito, medya. Pakita ko sa inyo mamaya. Parang may pag-asang gumana eh. So, kung wala tayong makitang replacement ng Cruiser Free, baka pwede to. Tingnan natin. Ah. Ang nakalagay dito ng bearing is 16mm. Yung inner niya. So, maluwang, di ba? Ayun, 15.9, 16mm. Maluwang yan pag sinalpak natin dito. Pero dito, sa pole area niya, mukhang kakagat siya. Parang medyo malapit-lapit yung sizes. Ayan, walang spring is 33.9 or sabihin natin 34. Tingnan natin dito. Uy! Dito sa Cruiser, 37. Walang spring. Ito. Para makita nyo na nga, ipasok na natin. Kasi hindi naman sumatotal. Pasok na natin.
Mukhang kakagat eh. Di lang ako sure kung maganda. Pero kung wala ka talagang makita. Ganyan. Uy. Pumasok siya. At tumunog. Kaya lock natin. Ibig sabihin may engagement. Pero parang di siya swabe. Pakita ko sa inyo bakit. Ayun o. Ang luwang. Kasi ayun, kitang kita, diba? Kaya, ano natin? Try natin zoom. Ayun o, luwang o. Maluwang. Kasi nga, 15mm lang yung axle natin. Ayun o. Tutunog-tunog yan pag pumadya kayo. Eh, 16mm inner bearing. Ngayon, ang solusyon, baka, pero hindi ako sure ah. Yung kasi sa old cruiser ko, sinubukan ko, hindi gumaan. Siguro iba sizes na. Hindi gumaan eh. Parang medyo nalungkot ako. Pero next time, babaklasin ko yung bearing nito. Palitan ko talaga. May nabaklas na ako isa eh. Kailangan ko lang mag-install ulit. Pwede natin palitan yung ito kasi yung bearing ni replacement. Yan, walang tatak. 16287. Pwede natin palitan ng 15 28 by 7. 6902 yung code nun. 15 28 by 7. Tapos salpak natin dito. Next time gagawin natin yun. So gusto ko lang pakita sa inyo to, na baka, baka may pag-asa tayong mapagana to dito. Pero sa ngayon, kung sasalpak nyo lang to, kunya bumili kayo sa shop ko nito, sinalpak nyo, naka 16 pa rin, eh masira talaga yan. So sa tingin ko, ibang nag-comment nito doon na may nag-rating na bagsak. 2 star, 3 star. Sira daw. Malamang di nila sinukat yun eh. Sinalpak na lang. Eh yung iba mautak. May picture pa sinin sa akin. Naka Digi caliper. Gumana daw. Eh syempre sinukat nila eh. Kahit hindi pa na-upload yung gantong video. So next time subukan natin. Papalitan ko to ng ano. May nabaklas na ako eh. Ang hirap lang niya install. Grabe. Sobrang hirap. Parang ano eh, kailangan ko ng press kasi wala akong press tool. Uy, natanggal yung pole. Natanggal talaga yung mga bro, pwede na maibalik. So, yan lang ang topic natin ngayon. Ayan, balik na. Conclusion natin dito, medya-medya. Hindi ko alam kung gagana to pag pinalit na ko yung bearing. Pero as is, 16mm nandito sa replacement. Hindi ko ma-advise sa inyo na gamitin para dito. Olats yun. Mawawarak either itong axle mo. Aluminum lang to. Or yung binili mong replacement free hub. Ang alam ko meron din replacement free hub si Cruiser. Yung ganito. Ganito. Hindi ko lang sure kung saan makakabili tsaka kung magkano. Kung may alam kayo, okay lang. Comment nyo dyan. Eh, ubos na rin yung ganito natin eh. Wipe out agad eh. Dami ko na rin nabenta. Wala nga makuhaan ngayon. So, yun lang. Gusto kong pakita sa inyo. May mukhang may pag-asa bago gumaan to. Ayan, saksak uli natin next time. So, palitan natin yung bearing next time. Puro next time, no? Pero, ganda pa ng tunog, oh. Pero parang hindi swabe nga yung, ayan, oh, nag-iiba. Kasi nga, maluwang. Okay, abangan nyo next time. Ah, puro next time. Leche. Abangan nyo kung matyaga kayo. Ayan, oh. Okay, tanyo ni Chu. Ayan. Nangyayari. Tama sa fault. Yung poles, ayun, parang kumakalas. Kasi nga, maluwang yung bearing natin. So, hindi ko talaga ma-advise sa inyo na install agad yan. Palit bearing sa loob. Alright. So, yan na muna. Upload ko next time pag napalitan ko na yung bearing. Well, natanggal ko na. Kaso sayang, di ko na video kung paano ko tinanggal. Medyo mahirap. Try ko yung video kung paano ibalik. Then, pakita ko sa inyo kung sakto ba dito sa cruiser. Nga lang, di natin matetest drive. Dito lang. Kasi pag kinabit ko yan sa bike, di ko na mabenta yun. Adios, mga bro. Yan lang ang konting experiment natin. Kita-kits next time. Init.